was spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins. And I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Amen. Let us earnestly pray to God our Father that we may continually grow in our commitment to Him and to our brothers and sisters. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the church, the people of God, may live and preach the gospel without compromise and never be ashamed of the redeeming cross of Christ, we pray. Lord, hear our prayer. That missionaries and preachers of the word may find hospitality and open hearts, we pray. Lord, hear our prayer. That those suffering from injustice, poverty, sickness, and alienation may find generous people who will assist them in their need, we pray. Lord, hear our prayer. That we may live our baptismal consecration, dying to our sinful inclinations and living with one another in peace, love, and mutual respect, we pray. Lord, hear our prayer. That travelers may be kept safe in their journey, the dying given comfort, and the dead welcomed to their eternal reward in heaven, we pray. Lord, hear our prayer. Almighty Father, make us worthy of your love. As we travel to follow you, stay close to us and protect us. We ask this through Christ our Lord. Amen. Thank you.
Praying, bread and the Lord's sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept this sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for the good and the good of all his holy church. O God, who graciously accomplish the effects of your mysteries, grant, we pray, that the deeds by which we serve you may be worthy of these sacred gifts. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Keep up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. For in you we live and move and have our being. And while in this body we not only experience the daily effects of your care, but even now possess the pledge of the life eternal, for having received the first fruits of the Spirit, through whom you raise up Jesus from the dead, we hope for an everlasting share in the Paschal mystery. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim. Passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith.
memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we be gathered into one with the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring it to the fullness of charity, together with Francis Benaventura and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, Saint Martin, and all the saints who have pleased you throughout the ages, may we merit to be called to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, your glory and honors is yours forever and ever. That we may give the first priority to God and help any man of God. Sa lahat ng masama pagkalooban. Deliver us, Lord, from every evil. We graciously grant peace in our descent by the help of your mercy and be always free from sin and safe from all distress. As we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit, let us offer each other the sign of peace.
Behold the Lamb of God, behold Him who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Please kneel. Prayer against the death penalty. Father, source and giver of life, we lift our hearts and voices to you that help us to build a society that truly chooses life in all situations. Let our response be, Lord, heal our pain. For those experiencing pain and anguish because of violence and crime, Lord, heal our pain. For perpetrators and victims of atrocities who both struggle with anger and hatred. For our broken world, enchained by the desire for revenge. For our wounded society, misled by the illusion that one must take life in order to defend it. Let us say together, help us to make peace. For our country, tempted to accept violence, revenge. For the conviction to recognize and uphold the dignity of all people. For the wisdom to see poverty
injustice, and lack of educational and employment opportunities as lifelong causes of criminality. For guidance and compassion in addressing the pain of both victims and perpetrators of wrongdoing. For the fortitude to find solutions that protect the dignity of all people and bring about true reconciliation. For the inspiration to renew society on the basis of love and restorative justice. Let us pray. Father of compassion, you let your rain fall on the just and the unjust. Give us a heart like yours, so that we may love as you love, even those who have us caused pain. There is in our land a cry for vengeance, and a move to fill up their throats and kill offenders. But this disguise is a call for justice. Let true and lasting justice speak forth. Jesus, our brother, you suffered executions in the hands of the fatherhood, but you did not hatred overcome you. Help us to reach out to victims of violence, so that our enduring love may help heal their wounds. Holy Spirit, Lord and Giver of life, you strengthen us in the struggle for justice. Help us to work tirelessly against state-sanctioned death, and to renew society in truth, justice, love and respect, so that violence will cease and peace may prevail. O Mary, Mother of Life, protect the Filipino people from the forces of death. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Saint Paul the First Hermit, San Martin de Porres, may this divine sacrifice we have offered and received fill us with life, O Lord, we pray, so that bound to you in lasting charity, we may bear fruit that lasts forever. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Rais ko po unang ipakilala sa inyo ang mga bagong kasapi po ng ating extraordinary ministers of Holy Communion. No? So, yung ating pong extraordinary ministers of Holy Communion ay katulong ng pari na magbigay ng komunyon during the Mass. Ganon din naman para sa mga may sakit natin na mga kapatid na hindi na natin makasama sa pagdiriwang gawa ng kanilang karamdaman. So, pinapakumpisal muna natin sila, pinapahiran ng Santo Olio, and then, yung pong misa sa TV, yun po ay para sa mga may sakit. No? So, para makumpleto sila, ay pinapadala natin ang ating mga extraordinary ministers of Holy Communion para tulungan yung pari, you know, na makatanggap sila din ng banal na komunyon sa kanilang bahay, gawa ng kanilang karamdaman, no? Hindi sila makapagdiwang ng misa sa atin. No? So yun po ay sa mga kabalin natin na may sakit. Hindi yun ang alugan na malubana, no? Pero dahil sa hindi sila, wala na silang lakas na makapunta sa simbahan, kung sila ay, halimbawa po ay madali ng mahilo, no? Ay, so yun po ay kung nais silang tanggapin yung sakramento ng katawan at tubo ni Kristo, no? Ay, yun po, no? Pagkatapos na sila ay makapangumpisal at mapahiran ng Santo Olio, ay dinadalan sila ng komunyon ng ating mga extraordinary ministers of Holy Communion, no? So, mayroon tayo ngayong dalawang bago. No? Sila po ay nag-undergo ng program nito na kalipas na mga linggo, no? Dito sa ating bikarya.
So, nais ko po silang ipakilala. Una si Brother Lawrence Kirby G. Santos. Para harap ko sa tao. Para makilala ko ng tao. Yan. So, si Brother Paul Ivan G. Mornaol. So, sila po yung mga bago natin ngayong lay ministers of extraordinary ministers of Holy Communion dito po sa ating parokya ng San Martin de Porres. So, pasalamatan po natin sa panahon na kanilang inilagi na nanais silang makapaglingkod at makadagdag ng kanilang kaalaman upang lalo hong mapangalagaan ng ating mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Palakpakan po natin sila. So, maraming salamat po, Brother Lawrence Kirby at Brother Paul Ivan. Maraming salamat po. Ngayon din po ay ang ating pagsusugo sa ating dalawang katekista. Isa ang kailangan natin ng mga katekista. Ito po yung nagtuturo po sa ating mga bata dito po sa elementary school. Sana po kayo kung meron din sana gustong dumagdag na katekista. Pagandang gabi po sa ating lahat. Mga kapatid, higit sa lumang pagkakataon, ang sambayan ng Kristiyano ay may mahalagang tungkulin sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoon sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ang simbahan ay kumikilala at tumatangkilik sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kaya naman ang simbahan ay bumabati at iginagawad ang kanyang bendisyon sa kanyang mga anak na nagnanais maghandog ng kanyang panahon, lakas at talino sa kalalaganap ng salita ng Diyos. Inamahal naming lingkod pari, Reverend Father Jesse Somosierra Jr., inihaharap ko po sa inyo ang mga katekistang magpapanibago ng kanilang pangako at tatanggap ng pagsusugo ng inang simbahan. Umaasa kami at nananalangin na maging karapat-dapat silang tumanggap ng utos ng simbahan. Sila po ang mga sumusunod kasama ang kanilang sponsor, Sister Edna B. Carilla at Catherine Coles. Ang kanila pong sponsor, si Sister Lynn Gomez. Mga minamahal na mga kapatid na katekista at mga sponsors, pakabanalin natin at gawing makahulugan ang sandaling ito ng inyong pagtalaga sa Panginoon bilang mga katekista ng sambayanan ng parokya ng San Martin de Porres. Isaisip tuwi na ang tagumpay at kabiguan ng palatuntunan sa sambayanan ay nakasalalay sa inyong mga kamay at sa inyong bayan na sumasaksi at nakikiisa. Iningi po namin ang inyong pagtutulungan upang mabuo at maging tunay na bayan ng Diyos ang ating pamayanan. Mangyari lamang na sumagot ng buong daya ang bawat sa bawat katanungan. Bilang pari na katalaga sa inyong sambayanan, nangangako ba kayo na inyong gagampanan ang buong sigasig at kadapatan ng tungkulin ibinagkatiwala sa inyo ng buong sambayanan? Opo, sa tulong at awa ng Diyos. Na kayo andang magmanasakit, magtiis at magsabalikat sa kapakanan ng sambayanan, gayon din sa pagpapatupad ng patuntunang pastoral? Opo, sa tulong at awa ng Diyos. At ang inyong mga tahanan, ang unang kakikitaan ng mabuting halimbawa ng Kristiyanong mag-anak
naaakit sa iba pang angkan tungo sa pagbuko ng ating Kristiyanong sambayanan. Opo, sa tulong at awa ng Diyos. Kayo naman ang mga minamahal na mga sponsor, handa ba kayong maging bahagi ang inyong talino, yaman at panahon sa pagkapalaganap ng mabuting balita ng ating kaligtasan? Opo, sa tulong at awa ng Diyos. Si Kristo ang dangal, ang katotohanan at ang buhay, ang katawang mistiko ni Kristo ay binubuo sa iba't ibang bahagi. Ako, kayo, tayo ay bahagi ng katawang mistiko ni Kristo at sa inyong pakikiisa at buong pusong pagtugon sa pangailangan ng ating simbahan. Ang liwanag ni Kristo ay maging tanglaw natin sa pagkasakatuparan ng ating mga gawain. Mga minamahal kong katikisa, bigasin ninyo ng sabay-sabay ang inyong mga pangako ng muling pagkatalaga ng sarili bilang mga mapalad na napiling lingkod ng sambayanan. Jesus na aming guro, tulungan mo po kaming may sakatuparan ng aming gawain bilang tagapagatid ng mabuting balita na may pag-iis at digaya. May galak, may pag-asa sa tulong ng iyong biyaya ay mapaglalabanan namin ang sandali ng pagkapagod at panghihina ay may sagawa ang sinasampalatayanan. Isa buhay ang aming pinaniwalaan at ipahayag ang may katotohanan ng aming isinasabuhay. Sapagkat ang pagbibigay saksi sa buhay ay isang pangunahing kailangan upang ang pagpapahayag ang mabuting balita ay maging mabisa at mabunga. Amen. Sa kapangyarihang pinagkaloob sa akin ng inang simbahan bilang lingkod ng sambayanan, sinusubo kayo upang ang gawain pagtuturo ng mabuting balita ay may isagawa. Palatagin at palakasin ang buong mahal ang inyong kalooban. Manatili siya na kayo at maging matapat sa atas ng Panginoong Jesucristo. Luguban kayo ng Espiritu Santo na siyang padnubay sa pagdala ng kapayapaan sa pagmamahal na puno sa puso ng lahat ng tao. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Palakpakan po natin ang ating mga katekista. Inuulit ko po, ano?
Kaya nanawagan sa mas maraming katikista, kahit na po mga retired, kayong halimbawa yung mga retired teachers, o mga retired na sa inyong trabaho, gusto ninyong tulungan ang pagtuturo ng katekismo, ay kulang na kulang po yung ating dalawang katekista. So, kailangan natin ng marami pa ang katekista. O sino man, nais ko lang sabihin na kahit na po retired na itinatanggap natin, no? Kasi masabi nga natin na kailangan natin ng maraming mga nagtuturo, no? Sa mga bagong henerasyon para po makilala nila ng maayos si Jesus at maipamahayag nila yung tunay na pananampalataya. Yung simple lang kumisan, no? Yung magdasal. Kailangan natin turuan ng mga bata na magdasal. Marami silang nalalaman, pero kumisan yung panalangin hindi nila natututunan. So, yun po yung aking panawagan. So, muli po, maraming salamat, no? Sa mga naglilingkod sa simbahan na tumutulong po sa misyon na ipinagkaloob ng Diyos. Lalo-lalo po sa parokya na ito, ni San Martin de Porres, ang ating dalawang bagong lay ministers of Holy Communion at ating po mga bagong katekista. Please stand. The Lord be with you and with your spirit. Bow your heads and ask for God's blessing. May your people receive your holy blessing, O Lord. We pray, and may that give spurn all that would harm them and obtain what they desire. Through Christ our Lord. Amen. May the Almighty God bless you all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go with the love and mercy of our God. Thanks be to God.